At mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa inyo upang hilingin ang inyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan ninyo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod ninyo kami sa pag-asa at patatagin mo ang aming pananampalataya. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng inyong mga kamay. Pagpalain ninyo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang pandemya sa aming bayan sa pamamagitan ng mga bakuna. Maging tapat nawa sa kanilang tungkulin ang mga taong nangangasiwa sa pagbabahagi at pagtanggap ng mga bakunang ito, nang maging lubusang ligtas na ang lahat sa malulubha at nakamamatay na epekto ng virus na ito. Gabayan ninyo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng higit pang mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan ninyo ang mga lumilingap sa may sakit nang malaki pa ng husay at malasakit ang kanilang pagkalinga. Pagkalooban ninyo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang ninyo sila sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin niyo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin ninyo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban ninyo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama ninyo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Sa timay lanang tanay na muniya tinirang kawang iniingatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin ialay mga awitin sa pinindan sa atin.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong mahahasaang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ang Ehipto'y nagkaroon ng ibang hari na walang anumang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, "Nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa sa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan para mapigil ang kanilang pagdami. Baka tayo salakayin ang ating mga kaaway at umanib pa sila sa mga ito at pagkatapos ay umalis sa ating lupain." Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng paraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Ramases, lungsod na tinggalan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang sinisikil, lalo namang dumarami at lumalaganap ang mga Israelita, kaya't sila'y kinapuotan at kinakatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ang mga Israelita ay lalong sinikil at pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Iniutos naman ng paraon sa mga Ehipsyo na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebreya at bayaan lamang mabuhay ang mga babae. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakay ng kaaway na malupit, maaari kami noon ay nilulunan ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaaring kami nooy natangay na niyong agos, naanod sa karagatat tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos, nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo ay magpasalamat, ang puon ay purihan. Pagkat tayo'y iniligtas,
sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad nating ibon sa bitag ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay sa puon nagmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Magsitayo po ang lahat. Pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabani ng anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala." Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sinisimulan natin ang linggong ito, kumbaga, no, sabi nga, with a bang. Talagang may panggulat, may pasabog, talagang nakakagulat na mensahe ang narinig natin kay Jesus. Dahil ang sabi, "Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa, kundi tabak." Tapos narinig pa natin, no, yung pag-aaway-away, no, ng
anak na babae, anak na lalaki, sa kanilang magulang, sa biyanan, sa manugang, hanggang mapapaisip ka, no? Pero kaya nga po mahalaga na ang ating pandinig o pakikinig ay talagang, o kumbaga lahat ng naririnig natin, mainam na pinoproseso natin mabuti. Hindi yung agad-agad tayong nagre-react kapag may mga naririnig tayong balita. Kasi sabi nga natin, no, sa umpisa pa lang, ang pagbasa ko po, ang mabuting balita. Pero mabuti ba yun, no? Paglalabani ng anak na lalaki, ang kanyang ama, anak na babae, sa ina. Mabuting balita. So, dun pa lang, titingnan natin, hindi hinahangad ni Jesus na tayo po ay mag-away-away. Hindi po yun yung punto. Kasi kung babalikan natin ang utos ng Diyos, unang-unang utos ng Diyos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Unang-una, doon sa sampu. Okay? Kaya nga, ganun kalakas ang puwersa ng pag-ibig. Sabi nga ni, sino ma? Ano, sino yung makata natin? Balagtas ba yan? No? Sa Florante at Laura, no? Kapag pumasok, di ba? O, pag-ibig na makapangyarihan. Kapag pumasok sa puso ni naman, ahamaki ng lahat, masunod ka lamang. At ilan nga ba sa inyo yung nagmahal, yung umibig sa isang taong ayaw ng pamilya, ayaw ng kapatid, ayaw ng kaibigan, pero ipinaglaban mo kasi pumasok sa iyo yung kapangyarihan ng pag-ibig. Laban kong laban, patay kong patay. Kaya yun din po yung panyaya sa atin. Ibigin muna natin ang Diyos ng higit sa lahat. At sino mang humahadlang, sino mang pumipigil sa iyo o sa atin para mahalin ang Diyos ng higit sa lahat, eh, para bang maiintindihan ng Diyos. Pag sinabi ng magulang mo, huwag ka nga magsimba. Lalo na, minsan mayroong mga, may kamag-anak tayo, nag-iba ng landas, nag-iba ng relihiyon, tapos sasabihin sa'yo, huwag kang maniwala dyan, bato lang eh, yung mga imahe ninyo. Gino-Diyos-Diyos nyo yan. Kung malinaw sa atin yung pag-ibig natin sa Diyos, yung bang, sana po sa tamang konteksto po, no? Mas nanaisin pa nating umiwalay sa kanila kaysa mapawalay sa Diyos. Ulitin ko po, no? Dapat sa tamang konteksto, ha? Kasi malinaw naman yung sinabi ni Jesus. Hindi naman niya sinabing, ang umiibig sa ma o ina, hindi karapat-dapat sa akin. Hindi naman yun eh. Kundi merong nakalagay, ang umiibig sa ama o ina, o kapatid, o sa anak na lalaki, sa anak na babae, meron po doong isang salita na importante hindi mawala. Ang umiibig ng higit. Nang higit sa akin, okay? Yung bang pag-priority mo, pag mas minahal mo pa yung boyfriend o girlfriend mo kaysa sa Diyos, na halos sambahin mo na yung boyfriend o girlfriend mo, na nakakagawa ka na ng mali, napapasunod ka na ng mali,
doon tayo nagkakaproblema. Huwag mo kalimutan ng higit. Kaya nga unang-una dapat ang Diyos eh. Kasi ang isang taong marunong umibig sa Diyos, magmahal sa Diyos, kayang-kayang maggumalang sa ina, kayang-kayang magmahal ng magulang, kayang-kayang gumalang at magbigay respeto sa kapwa kung may pag-ibig sa Diyos. Yan nga, sa mga sana po, no? Sa mga na, magmamahal pa lang, lalo na yung mga babae, kapag niniligawan kayo, pag sinabi ng lalaki na iniibig kita higit pa sa Diyos, eh adik yan, huwag mo nang ituloy. Ha? Huwag mo nang ituloy. Pero pag sinabi niyang, no, nakita mong mahal niya ang Diyos, umasa ka, liligaya ka dyan, yun yung sagutin mo. Basta't may Diyos sa buhay, magiging maayos tayo. At sana ganun din, no? Maisingit ko lang, no? Sana pagdating ng eleksyon, ang tingnan din natin, ang piliin natin, yung may takot sa Diyos, yung may pagmamahal sa Diyos, kumikilala sa Diyos. Kasi sigurado, magiging maayos ang bansa natin. Pero kung iluluklok natin, walang pagkilala sa Diyos, eh, baka mas marami pang pandemya ang hindi natin malutas. Okay po ba? Uy. Huwag kakalimutan yan, ha? Baka mamaya, eh, hindi nyo naasikasuhin yung anak nyo. Ay, hindi, kasi mahal ko ang Diyos, eh. Hindi nyo naasikasuhin ang asawa nyo, pamilya nyo. Hindi, kasi mahal ko ang Diyos, eh. Bahala siya dyan. Hindi ganun konteksto ang sinasabi ni Kristo. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, kung tapat tayo kay Kristo, huwag nating asahan na magiging sikat tayo. Naway hubugin ang ating mga hangarin ng hiwagang ito ng kaharian ng langit. Ang ating pong itutugon, Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging matapang at lagi nang tapat sa pananampalataya, sa gitna ng pakikipagtunggali at pag-uusig, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga magulang, naway magkaroon ng lakas at tapang upang gabayan ang kanilang mga anak sa daan ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga kabataan, naway magkaroon ng lakas na mapaglabanan ang impluwensya ng kasamaan, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga naliligalig at yaong nagdurusa sa isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Paalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay ng pamahal sa'yo. Saan yun ito tinapay na nagdudulot ng buhay at alam na sa kisag ng bigay mo kaligtasan. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Pagkat ang tulong mo
sa tuwi ay taglay sa lilim ng iyong mga paa. Maawit akong buong galay. Aking kaluhay kumakapit sa'yo, kaligtas ay tiyak. Kung hawak mo ako, magdiriwang ang hari, ang Diyos ang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galaki akong makakamtan. Ngunit ako ang tulong mo sa tuwi na'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawi ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan nang iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, iring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo, at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiedya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiedya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At babalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Madre Jesus Nazareno, sinasamba ka na.